ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig muli, mga kaibigan. Kami po ang inyong mga lingkod, Pastor Ner Caranza. Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig, mga kaibigan. Ako naman po si Misty Bontile. Kami po ay nagpapasalamat na kayo ay kasama namin sa loob ng 30 minuto upang ating pong pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog sa ating katawan, magpapabuti ng ating mga samahan sa ating mga tahanan, at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Binabati natin ang ilan nating mga tagapakinig, si Josie Magsipok, dyan po sa Silang, Cavite. Salamat sa inyong pagsubaybay. Yes po, at patuloy po kayong umantabay sa ating programa. At kung meron po kayong mga katanungan or ano man pong gusto nyo iparating sa amin, tumawag lang po at mag-text sa 0917-564-3777, 0917-564-3777 or 0919-0001-777. That's 0919-0001-777. Nais po namin kayong padalhan ng mga aklat at mga aralin sa Biblia. I-text nyo lang po ng buo ang inyong mga pangalan at address sa mga numbers na aking nabanggit. Pwede rin po kayong tumawag ng libre sa ating toll-free number no 1-800-132-20196, 1-800-132-20196, at pwede rin po niyong i-message sa aming Facebook page, AWR Luzon, Philippines, at i-email sa connect@adventist.ph. At patuloy nga po naming ipinamimigay ang napakagandang aklat na ito, Ten Commandments, Twice Removed. Mapapasa inyo ang aklat na ito, ganun din po ang iba pang mga babasahin kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address. Sa pagpapatuloy ay nais po naming ipagkaloob muli sa inyo ang atin pong tagapagsalita sa Buhay Pamilya. Makakasama pa rin natin si Ma'am Irene sa paksang kanyang pinasimulan, Pitong Hakbang sa Mabunga at Makahulugang Buhay. Abangan po ninyo. At syempre po, makakasama pa rin po natin si Pastor Modesto Adap, ang ating Stewardship Director ng North Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist Church. At ang kanyang ibabahagi naman ngayon sa atin ay ang paksang Ang Buhay ni Kristo. Ipagkaloob po natin ang panahon kay Ma'am Irene, isa pong Certified Family Educator at Life Coach. Welcome po muli sa atin pong segment ng Buhay Pamilya. At kahapon po sinimula natin ang napakagandang subject na may kinalaman po sa 7 Steps of Living a Productive Life. Ano po, kung kayo po ay hindi nakapakinig kahapon, ay akin pong sinimulan ang serye na ito sa pamamagitan po ng pag-introduce sa inyo kung gaano kahalaga po na tayo po ay mabuhay ng makahulugan at mabunga po. Magiging kumbaga blessing po tayo sa iba, at the same time tayo po ay meron din pong satisfaction. Kasi sa panahong ito, napakarami po ng mga hamon, 'di ba? Sa atin pong pamilya at maging sa mga personal po nating buhay, ay talaga naman kung hindi po tayo established yung atin pong pag-iisip, na hindi ba tayo naka-establish po o matatag yung atin pong goal sa buhay po natin, madali po tayo na matukso o kaya po panghinaan ng loob o ma-discourage. Yan po ang dahilan kung bakit ang buwan na ito din po ng September ay para sa suicide prevention. Ano po? Kasi nga po, marami mga tao po ang nananawa na sila sa kanilang pamumuhay dahil hindi po nila nakikita kung gaano kahalaga ang kanilang pong buhay sa mundo na ito. Kahapon, sinimulan po natin yung first step dito po sa 7 Steps of Living a Productive Life. At binanggit ko po sa inyo na ang first step is to recognize that God created you and I to be productive. Ano po? Kaya mahalaga po yan na maunawaan natin. Kayo po na mga magulang na nanonood at nakikinig po sa akin, mahalaga po na atin pong ikintal sa isip natin mismo na mga magulang na mahalaga po tayo. May purpose ang ating Panginoon kung bakit tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Bakit po mahalaga ito na atin po itong
ikinabubuhay. Ano po? Dahil po mayroon tayong mga anak, maganda pong impluensya niyan sa ating mga anak, di ba? Na atin po silang masabihan din na, at makita din po sa atin na mahalaga, pinapahalagahan po natin ang buhay na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Let's go to step number 2. Ang step number 2 po ay napakahalaga din. Wala pong mas mahalaga dito, no? Every step po na ating pag-aaralan ay mahalaga. Ang step number 2 is, let us commit our plans to the Lord. Diba? After na ma-recognize natin na we were created to live a productive life, ay atin naman pong i-commit ang ating plan sa ating Panginoon. Diba? Tayo po mga magulang ay ating, yung buhay natin ay atin pong itinatalaga sa ating Panginoon, at gayon din ang ating mga anak ay tinatalaga din natin po sa ating Panginoon. Maraming mga kasaysayan na atin pong mababasa sa iba't ibang mga books marahil at sa ibang mga literatures na talagang ang mga magulang na itinalaga ang buhay ng kanilang mga anak sa Panginoon, yan po ay nagdudulot ng napakagandang resulta. Ano po? Naalala ko tuloy yung aking nanay, sinasabi niya po lagi sa akin na kahit sa aking mga kapatid na kami daw po ay talagang special, tanging itinalaga ng niya sa ating Panginoon. Kaya po, merong pangyayari po sa buhay ko, sa isang mabilis lang po na oras, nais ko pong ikwento sa inyo na nung pong ako ay mga 4 years old, ang pamilya namin ay nagbakasyon dun sa Mindoro. Alam niyo po ba ay ako po'y nahulog, ano? Nahulog po ako doon sa isang body of water na, ano po, stagnant water yon. Nahulog po ako doon. Talagang hindi na alam ng nanay ko kung nasan ako kasi nagbubuntis po siya doon sa isa kong kapatid. Nahulog na po ako doon sa malalim na bahagi ng tubig. Hindi na po niya ako nakita. Madalit sabi ay talagang umiyak na po siya. Hindi niya alam kung nasaan ako kasi po malawak po yung tubig eh. Mabuti na lamang po, stagnant po yung tubig na yon at pero ako po ay nakuha niya rin, ano? Saka halihaw niya sa tubig, gumamit siya ng mga sanga, hindi naman po siya marunong mag-swimming. Kaya nakita niya po ako, ang sabi po ng nanay ko, at ako po ay dinala niya sa pangpang. Ngunit wala na po akong buhay. Ayan. Alam niyo po, living testimony ko to. Every time na maaalala ko po yon, talagang ako po ay nagpapasalamat palagi sa Panginoon na sinasabi ko na nabuhay muli ako. This is my second life po. Nabuhay po ako for a special purpose. Bakit ko po kinukwento to sa inyo? Kasi po sinabi ng nanay ko sa akin na ikaw ay nakatalaga, itinalaga ko sa Panginoon. Ayan. Dahil itinalaga ako sa Panginoon, mahalaga po yan, ano, kahit na hindi po nagkaroon ng karanasan ang ating mga anak na katulad sa akin, ay atin pong sabihin sa ating mga anak na ikaw anak ay itinalaga ko sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang sabi po sa Proverbs 16 verse 3, ito po, iiwan ko sa inyo. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Diba? Mahalaga na atin pong itinatalaga sa Panginoon. Yung pong aking kinuwento sa inyo, isa lang karanasan yan. Pero marami tayong mga plans, marami tayong mga gagawin. Napakahalaga na atin po itong itinatalaga sa Panginoon. Gaano kasimple man yan ay itinatalaga. Bakit po? Ang sabi, uulitin ko, Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Alam niyo po, mahalaga ito mga magulang, ano, mga anak, na lahat ng gigagawin natin, lahat ng panukala natin, atin itong italaga sa Panginoon at magtatagumpay po tayo. Yan po ang aking iiwan sa inyo at ipagpapatuloy po natin ang seryeng ito bukas. Ito po sa 7 Steps of Living a Productive Life. Ayan, maraming salamat po Ma'am Ai sa inyo pong napakagandang topic ngayong araw na to na i-share sa admin. Yes po, Pastor Nair, ano naman po ang mag-share mo? Maikli lang, ano, pero talagang kapaki-pakinabang. Ang ikalawang hakbang pala ay pagtatalaga ng ating plano at buhay sa Diyos. Importante yun, Misty, sapagkat... Importante yun, syempre, Pastor Nair, kasi hindi natin hawak ang panahon at kung isusurrender natin ang ating mga plano sa Panginoon, for sure na ibe-bless niya ang ating mga plano. Okay. Kaya ngayon po ay nais naming anyayahan kayo kung mayroon kayong mga katanungan o anuman ang nais ninyong iparating sa amin. Maaari po kayong makipag-ugnayan
tumawag sa mga numerong amin pong ibibigay. 0917-5643-777. That's 0917-5643-777. Or tumawag din po kayo sa ating smart hotline. 0919-0001-777. 0919-0001-777. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang isang makalangit na awitin. When you're drowning deeply, lost in sin, when you're troubled, feeling the pain, call unto Jesus, He will be waiting, He will be there. Put your trust in troubled waters for you. He will be with you anywhere you go. He will be your strength and power to do His will. He will be your Savior and shield. He will give you Ayan, napakaganda ng shinare sa atin na awitin ng ating kapatid. At ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating pag-aaral sa Biblia. Ang topic ngayon na ipagkakaloob sa atin ni Pastor Modesto Ada, ang ating NPUC Stewardship Director, ay ang topic tungkol sa buhay ni Kristo. Ibigay na po natin ang pagkakataon, Pastor Ada. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na patuloy kayong sumusubaybay sa ating pag-aaral. Pagkatapos po ng dalawang paksa na may pamagat na mga tukso kay Jesus, at tapos yung una ay kordero sa gitna ng mga hayop, ang atin naman pong paksa ngayon ay may kinalaman sa buhay mismo ni Jesus. Kaya ang pamagat po, ang buhay ni Jesus. Kung ikaw ay nakatira sa Nazaret sa panahon ni Jesus, maaring naging kapitbahay mo siya. Siya ay anak ng karpintero at walang masyadong pagkakaiba sa ibang mga kabataan sa puok niya. Ang mga tao sa Nazaret ay nabigla sa kanyang pag-aangkin nang ipahayag niya sa sinagoga na siya ang Mesiyas na nasa propesiya. Kaya subukan nating isipin ang ilang mga pangyayari sa kanyang buhay na makatutulong sa atin para pahalagahan ang kanyang pagiging tao. Panoorin natin siya sa maliit na personal na detalye
na itinala ng Biblia na naghahayag ng kanyang kaugnayan sa atin. Isipin natin si Jesus nang buksan ng kanyang ina ang maliit na sobre na may kulay rosas na card sa loob na may kulay gintong sulat na ginawa nila sa mahabang panahon sa pagpapalaala ng paanyaya sa kasal. At si Jesus ay sisilip sa may balikat ni Marias, sabay ang sabing, "Ina, sino ang ikakasal ngayon?" At kaagad niyang binasa na kagaya ng ginawa ng ibang mga babae kapag nagbabasa ng isang imbitasyon sa kasal at kanyang sinabi, "Jesus, ang iyong pinsan sa Kana ng Galilea," at gusto nilang malaman kung tayo ay makakapunta baga o hindi doon sa handaan. "Alam kong ikaw ay abala, anak, pero pwede ba tayong pumunta?" At si Jesus ay ngumiti at sinabing, "Sige, ina, sabihin mo sa kanila na tayo ay darating." At si Jesus ay nandoon kung saan ang mga kabataan ay masaya, kung saan naroon ang inosenteng kagalakan at katuwaan ng isang tao, ang katotohanan na nais niyang makasama ng mga taong masasaya ay sinasabi nito sa aking, siya ay isang masayahing tao. At nang sila ay maubusan ng maiinom, ay gagawin ang lahat ng kanyang magagawa upang makatulong. Pinatawag nila si Jesus, siya ang isang taong laging handang tumulong. Ayaw niyang makita na ang masayang kasalan ay masira at hindi niya sila binigo. Ginawa niyang katas ng ubas ang tubig. Ito ang unang himala na kanyang ginawa na naitala sa okasyong ito na ang dalawang puso ay sobrang saya sa handaan ng kanilang kasal. Gusto kong ang larawan ni Jesus. Marami itong sinasabi at nagpapahiwatig ito sa atin na si Kristo ay kaaya-aya ang personalidad at isang nanaisin ng mga kabataan na makasama siya sa tuwi-tuwi na. Ang sabi diyan sa Juan 2:1-11. At pagkatapos ay naisip ko ang ilang matibay na kagalingan ni Jesus. Hindi siya natatakot. Siya ay malakas ang loob, ang uri ng tao na kapag nasa paligid, pakiramdam mo ay ligtas ka. Sapagkat hindi siya tumatakbo sa kahit na sino at kahit na ano. Naalaala mo ba minsan nang siya ay sumakay ng maliit na bangka patawid ng lawa ng Galilea kasama ang kanyang mga alagad? Nang sila ay makarating sa kabilang pampang at maitabi ang kanilang bangka at nagpasimulang umakyat sa burol, biglang may isang inaalihan ng demonyo ang nagngangalit na lumabas mula sa batuhan. Nakabitin ang mga kadena sa kamay, ang kanyang pagkaulol ay nakakatakot. Isang taong inaalihan ng maraming mga demonyo. Ang lahat ay takot sa kanya. Tumakbo siyang palapit kay Jesus at sa mga alagad. Nais kong gumamit ng may kabanalang imahinasyon at makita ang mga alagad na tumakbo at tumalon sa bangka at sumagwang papunta sa tubig upang ingatan ang kanilang mga sarili. At nang sila ay lumingon, ay nakita nila si Jesus na hindi natinag sa kanyang kinatatayuan. Ang inaalihan ng demonyo ay tumatakbong palapit sa kanya. Nang biglang ito ay humintong malapit na malapit kay Jesus. Si Jesus ay hindi takot sa mga demonyo. Sila ay takot sa kanya. Ang mga demonyo ay nagmamakaawa para sa isang lugar na mapupuntahan kahit nasakawan ng mga baboy. Ilarawan ang mga alagad na dahan-dahang pabalik sa tabi ni Jesus, umaasang sana'y hindi sila napansin ni Jesus nang sila ay magsitakbuhan. Nagtaka sila na ang taong inaalihan ngayon ay nakaupo, nadaramtan at nasa matinong pag-iisip. Ito'y isang kapanapanabik na pangyayari. Isa sa pinaka kapanapanabik na kwento sa Biblia para sa akin. Gusto ko ang tagpo na si Jesus ay nakatayo doon. Hindi siya natatakot sa mga demonyo.
tumayo siyang hinarap sila at ang mga demonyo ang natakot at lumayas. Si Jesus ay hindi takot sa mga tao o sa mga demonyo. Ang mga Pariseo ay nagsisikap palagi na siya ay mahuli sa kanilang mga patibong. Hindi siya nasisindak. Siya ay palaging nananatiling panatag at buo ang loob at alam ang tamang gawain. Siya ay isang mananagumpay na alaala mo nang dalhin sa kanya ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Isang perpektong patibong, sinabi ni Moses na siya ang kailangang batuhin. Ano ang inyong sasabihin? Hindi sila halos makapag-antay sa kanyang sagot sapagkat alam nilang huli na siya. Kung sasabihin niyang oo, dadalin nila siya sa mga otoridad na Romano at siya ay makukulong sa paglalagay ng parusang kamatayan sa kanyang mga kamay. At kung sasabihin niyang hindi, sasabihin nilang siya ay hindi sumasang-ayon kay Moises. Kung gayon, ay masisira ang kanyang impluwensya sa mga Hudyo. Si Jesus ay hindi nagpanik. Tumingin lang siya sa kanila, kalmadong-kalmado, tiwalang-tiwala, lumuhod at nagsulat sa lupa. Hindi sinabi ng Biblia kung ano ang kanyang isinulat. Ngunit, isa ang tiyak, hindi nila iyon nagustuhan. Maaring iyon ay nagbubunyag at nakakahiya. Itinaas niya ang kanyang paningin at sinabi, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ay siyang unang bumato. Ito ay sagot na hindi nila inaasahan. Ni sa panaginip ay hindi nila naisip na gagawin niya ang ganoon. Ang personal kong opinion ay maaaring isinulat niya ang kanilang mga pangalan at ang kanilang mga lihim na kasalanan sa lupa. Ang dahilan kung bakit ko inaisip yan ay sapagkat sinabi ng Biblia na nagpasimula silang gumawa ng kani-kanilang dahilan upang mabilis silang makaalis doon. Hindi ako magtataka kung maaaring isa sa kanila ay siyang nakiapid sa babae. Bakit? Nasaan ang lalaki? Sinabi ng Biblia na dapat ay pareho silang babatuhin. Nasaan ang lalaki? Maaaring siya ay nakatayo doon kasama ng mga nagsusumbong. Si Jesus ay naiwang kasama ang babae ng kanyang siyang tanungin. Wala bang isang narito upang ikaw ay batuhin at ikaw ay hatulan? Nang sabihin niyang wala, sumagot si Jesus, ako man ay hindi kita hinahatulan. Ngayon ay humayo ka at huwag ka nang magkasala pang muli. Anong klaseng tao? Nang naisin nilang hatulan niya, siya, ginawa ni Jesus ang patibong na pagtatagumpay. Ginawa niyang ang pagtatangka na sirain ang isang buhay sa pagkakataong iligtas ang isang kaluluwa. At nang ang mga eskriba at Pariseo ay kailangang tanggalan ng maskara, si Jesus ang gumawa noon. Nang ang mga salita ng pagsaway at pagpapamukha ay kinakailangang ginawa ni Jesus, hindi ko inisip na masaya niyang ginawa ang ganitong bagay. Ngunit ang panahon ay dumating na kailangan niyang gawin at ginawa niya ito. At si Kristo ay ang tipo ng tao na makapagsasalita ng tapat. Si Jesus ay tunay na lalaki, may lakas upang maging ganap na tao. Dito sa Mateo 23:25-33, mababasa natin ang mga aba, kapighatian ng kanyang ipinahayag sa mga eskriba at mga Pariseo. Pakinggan mo ang mga salitang ito. Mabibigat na salita, ngunit kinakailangan nila ito. Sinabi niya, sa aba ninyo mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat iyong nililinis ang labas ng saro at ang pinggan, datapwat sa loob ay puno sila ng panlulupig at katakawan. Ikaw, bulag na Pariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo
sa mga libingang pinaputi na may anyong magaganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumaldumal. Gayon din naman kayo sa lahat ay nangag-aanyong matuwid sa mga tao, datapwat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginagayakan ang mga libingan ng mga matuwid. At sinabi ninyo, kung kami sana ang nangabuhay ng mga kaarawan ng aming mga magulang, di si hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayo'y nangagpapatutuo na inyong sarili na kayo'y mga anak niyaong mga nagsipatay sa mga propeta. Punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang, kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong. Paanong mga kawawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Alam ni Jesus na hindi magtatagal, siya ay papatayin nila at inilagay niya ang kakilakilabot na sisi sa kanilang paanan. Sa katotohanan ay may luha sa kanyang mga mata nang sambitin niya ang kanyang masasakit na saway, sapagkat inibig niya ang mga taong iyon. Gusto niyang iligtas sila para sa kanyang sariling kaharian, ngunit ayaw nilang maligtas. Maging ang kanyang mga himala ay iniugnay nila sa kapangyarihan ni Beelzebub, ang prinsipe ng mga demonyo, upang pagtakpan ang kanilang kawalaan ng paniniwala. Tinanggal ni Jesus ang kanilang maskara at inihayag ni Jesus ang kanilang pagkukunyari. At nang iyon ay kinailangang gawin, si Jesus ay ang taong may kakayahang gawin iyon. Gusto ko iyong mga ginawa ni Jesus. Alam ninyo mga minamahal, kung sa panahong ito ay nabubuhay ang ating Panginoong Jesus, ano kaya ang sasabihin naman sa atin? Paano niya huhubarin ang ating mga maskara? Sana po'y nagustuhan natin ang maikling pag-aaral na ito sa mga panahong ito. Maraming salamat po muli, Pastor Modesto Adap, sa iyong pangunguna sa ating pag-aaral ngayong hapon. At nakakatuwa na malaman natin na si Jesucristo, ang ating Panginoong Jesus, ay namuhay na may pakikisalamuha sa ibang mga tao nang siya ay nagkatawang tao. Pangalawa, hinarap niya ng walang takot ang mga tumutulig sa kanya, at maging ang demonyo ay kanyang napalayas. Pangatlo, nasasabi niya ng mukhaan ang mga kasiraan ng iba. Ito ay mahirap misti, ano? Sa halip na sa taong concern natin sabihin, ay sa iba natin sinasabi upang tulungan silang makita ang kanilang sarili at madala sa pagbabago. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa naging pag-aaral natin ngayon at sana'y naging pagpapala din po ito sa inyo. Yes po, at kung meron po kayong mga katanungan or ano man po ang inyong gustong iparating sa amin, pwede po kayong tumawag or mag-text sa 0917-5643-777, 0917-5643-777, at pwede rin po sa 0919-0001-777, 0919-0001-777, at sa ating toll-free number 1-800-132-20196. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin natin muli ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 20, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako." At habang inantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makarinig. Sa Lunes po muli.